Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 37, Cat Account. Huwag na, may klase pa ako bukas. Saka hindi rin naman ako nagmamadaling bumili ng bahay. Habang nasa kalagitnaan pa ng pag-iisip si Yona kung paano niya aakitin si Cyrus kapag nasa bahay niya na sila. Bigla namang nagsalita ang binata dahilan kung bakit naudlot ang pagpapantasya niya. Biglang napatigil si Yona dahil sa sinabi niya mayroong hindi maintindihan na emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Sir, ayaw niyo po ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Yona. May gagawin pa talaga ako. Sige, alis na ako. Malumanay na sagot ni Cyrus pagkatapos ay naglakad na palayo. Hindi talaga siya nagmamadaling bumili ng bahay ngayon kaya para sa kanya. Useless din kung pupuntahan talaga nila yung subdivision ngayon. Hindi rin niya naisip na may binabalak gawin ang babae sa kanya. Agad na pinigilan ni Yona si Cyrus nang makita niyang aalis na talaga siya. Pabulong niyang sinabi sa lalaki, Sir, pasensya na po talaga sa nangyari kanina. Hindi ko po dapat sinabi ang mga yun sa'yo. Ayos lang, hindi ko naman dinidibdib ang mga sinabi mo. Sagot ni Cyrus nang nilingon niya si Yona. Even so, I'm so sorry po talaga. Habang nagsasalita siya, sinadyang magbaw ng malalim ni Yona dahilan kung bakit ang cleavage niya ay kitang-kita ni Cyrus. Hindi na iwasan ni Cyrus na mapatigil nang makita niya ang cleavage niya. Nang makita naman ni Yona ang naging reaksyon niya, napasigaw siya ng success sa isipan niya. Mas lalo niya pang ang nilapit ang dibdib niya sa binata na para bang yayakapin siya. Ngunit hindi inaasahan ni Yona na sa sandaling ito, tumalikod si Cyrus at dir-diretsyong naglakad palayo. Nawalan siya ng balanse kaya napatili na lang siya bago siya tuluyang mapaupo sa lupa. Napalingon si Cyrus nang marinig niya ang sigaw niya at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Okay ka lang? Oh, okay lang. Nawalan lang ng balanse. Iniling niya ang ulo niya at saka iniunat ang isang kamay para bang hinihiling sa binata na tulungan siyang tumayo. Pero hindi napansin ni Cyrus ang ginawa niyang ito. Matapos malaman na ayos lang siya at nagpatuloy siya sa paglalakad. The woman is left sat on the ground with dull eyes per hopeful expression collapsing almost instantly. Hindi niya maintindihan kung bakit parang wala lang kay Cyrus na may isang maganda at sexing babae na nagfi-flirt sa kanya. Wala bang epekto ito sa kanya? Bakla ba siya? Napasigaw na lang siya sa inis habang nakalupasay pa rin sa kalsada. Princey just so happens to see this scene. Nang i-propose niya sa binata na maging sugar baby niya, tinanggihan siya nito. This made her think na baka hindi siya qualified maging sugar baby niya. After all, napakayaman niya so baka napakaraming mas magandang babae kesa sa kanya ang nakapaligid sa kanya. Normal lang siguro na hindi man lang nagdalawang isip tanggihan ang isang ordinaryong babae na tulad niya. Ang hindi niya lang inaasahan ay kahit na amala supermodel na manager niya ay hindi rin papansinin ni Cyrus. Sobrang na-curious tuloy siya sa kung sino nga ba talaga ang lalaki. He could spend so much money at once and become and stoic in the face of seduction, just who is he? Sa kabilang bandat nang makaalis na siya ng sales office, pumara si Cyrus ng taxi at umuwi. Ang pakikipagkita niya kay Margox ay umabot hanggang hapon, pagkatapos ay nagtagal siya doon sa sales office hanggang sa gabihin na siya. Kaya naman halos alas 9 na ng gabi siya nakauwi. Pagka-uwi, naligo lang siya at nagpalit ng damit saka humiga sa kama niya at nag-cellphone. Alas 9 na ngayon, just in time sa live ni Roxanne. He habitually clicked open the SF Live app. Nang nasa homepage na siya ng platform, nalaman niya na 80% ng mga live streamers doon ay may nakalagay na Hello, the past is over sa description ng mga video nila. Obviously, si Cyrus ang tinutukoy nila dito. Ito ang gamit niyang account ng reward niya ng ilang milyon si Roxanne, kaya naman nalaman ng ibang mga live streamers ang existence niya na napakagalante niya magbigay. Malamang gusto rin nila na panoorin ni Cyrus ang live nila. At ngayon, napakaraming viewers ang nakasunod sa kanya. Basically, kung anong live ang pinapanood ni Cyrus, dadami ang mga nanonood doon. Kaya naman kung sino ang papanoorin niya, nagiging sikat ito. Hindi siya interesadong manood sa ibang streamers, kaya naman iyong pinapanood niya lang ay ang kay Roxanne. Ang dalaga ngayon ay maganda at kahali-hali na pa rin. Naka-concentrate lang siya sa pagganta niya. Dahil sa malaking reward ni Cyrus sa kanya dati, maraming audience ang na-curious sa live ng dalaga. Magaling siya kumanta, ang boses niya ay napakasarap pakinggan, kaya naman palaging marami ang viewers niya. After he entered the live, may kakaibang pangyayari ang pumukaw ng atensyon niya. Wala man lang may bumati sa kanya. You know, every time na makikita ng mga viewers ang username niya sa live ni Roxanne, babaha ang mga bati nila sa kanya sa comment section. Kahit na si Roxanne ay i-mention niya. Pero iba ang nangyari ngayon. Parang wala man lang nakapansin sa kanya. Pero hindi na niya ito masyadong inisip pa.
Mabuti nga na walang may nakapansin sa kanya, eh kasi every time na manunood siya sa live ni Roxanne, ang daming nag-chat sa kanya. It's either para umutang ng pera at nakikipagkaibigan, iniimbitahan siya para kumain, o di kaya mga female streamers na nagsesend ng nudes nila. From the last time na nagbigay siya ng ilang milyong rewards kay Roxanne, halos gabi-gabi na siyang nagbibigay ng donation para mag-improve ang popularity niya. Pero hindi na ganun kalaki ang halaga, mga nasa 10,000 to 20,000 pesos lang ganun. After all, napaka-intimidating naman kung palagi siyang nagbibigay ng ilang milyon as rewards. Ngayon plano niya sanang mag-donate sa dalaga bago matulog, kaso noong pipindutin niya palang ang donate button, may kakaibang nangyari. Nang pinindot niya ang donate button, nag-pop up ang login page. Nag-log out ba ako dito? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang nakatitig sa login page. Pagkatapos ay nilagay niya ang username at password niya bago niya pinindot ulit ang login sign. Pero lumabas ang notification na mali daw ang password na nilagay niya. Oo, palagi kong ginagamit ang birthday ko as password ko ah. Paanong nagkamali ta? Nakakunot noong bulong ni Cyrus sa sarili niya. Kahit noon pa man, ito na ang ginagawa niya. Kahit na anong account ang ginagamit niya, laging birthday niya ang ginagamit niyang password para hindi niya ito makalimutan. Wala namang mananakaw sa kanya eh. Kaya hindi siya natatakot na baka ma-hack ang account niya. Makalipas ang ilang minuto, ilang beses niyang tinype ang password niya pero ganun pa rin ang resulta. Password incorrect pa din daw, kailangan niyang ilagay ang cellphone number niya kung gusto niyang palitan ito. Ang kaso niya, nang ni-register niya ang account na ito, hindi niya nalagay ang number niya. Meaning wala siyang ibang paraan para ma-recover ang account niya ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinoprompt pa rin ng system na mali pa rin ang password na nilagay niya. Sumuko na lang siya at hindi na umasa pang ma-recover niya pa ang account na ito. Gumawa na lang siya ng panibago at pinangalanan niya ito ng The Past is Over 02. Anyway, wala namang pera sa account niyang iyon kaya hindi siya nanlulumaw. Talagang sinigurado niya na nakalagay ang cellphone number niya sa bagong account niya para hindi na maulit pa ang ganito. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, nagpunta siya ulit sa live ni Roxanne para mag-donate, kaso biglang may special notification na lumabas. The Past is Over, send 5 meters to Roxy. Come and watch quickly. Nagulat siya nang makita niya ito. Ang mga viewers sa live ni Roxanne ay nagsimulang magpaula ng mga comments. Lahat ay puro The Past is Over. Agad na tinignan niya ang profile ng account na ito at nalaman na ito ang account na hindi niya mabuksan kanina. Ibig sabihin, may ibang gumagamit nito at nagpapanggap na siya. Nahack talaga ako. Naguguluhan niyang bulong habang nakatitig sa screen ng cellphone niya. Wala namang pera sa account na iyon kaya bakit may manghahack nito?